Mini vlog! Hello mga Mari at Pare! Kumusta po kayong lahat? Nung nakarang araw pa pala yung video na to, ngayon ko nga lang na-edit at na-voiceover. Ito pala yung ganap ko nung umaga. Pagkagising ko nga, uminom agad ako ng maligamgam na tubig bago magkape. At syempre, with matching tulala muna. At pagkatapos ko nga magkape, nagpalit na din pala ako na sa pinahigaan namin at mga ponda. Kasi nga medyo nangangamay laway na. Pagkatapos ko nga pala magpalit ng sapil at ponda dyan, nagpalit na din pala ako ng kortina. Matagal-tagal ko na din kasi hindi napalitan, medyo alikabok na nga. Konti lang din kasi yung kortina namin, kaya yun lang din yung kapalitan niya. Mura ko nga lang din pala yan, nabili sa Shopee. Wala pa nga ata 100 pesos yun. At nung tanghali na nga, dumating na din pala si Daddy Josh at may dala nga siyang mangga galing Cavite. Libre nga lang yan kaya madami yung dinala niya kasi siya nga yung nagsungkit dun sa puno. Alam niya kasi na gustong gusto talaga namin ng mangga. Kaya ayan, ang dami-dami niyang sinungkit. Anak kasi namin, sobrang lakas din kumain ng mangga. At nagluto na din pala ako dito ng adobong manok. Kasi nung mga nakarang araw, yung ulam namin puro gulay lang at isda. Kaya ngayon naman, magluluto tayo ng adobong manok. Nagisa na nga din pala ako dyan ng bawang at sibuyas. Tapos nilagay ko na din yung manok. At ayan na nga, hinalo-halo ko muna. Nilagyan ko na nga din ng asin at magic sarap. Tapos nilagyan ko din pala ng oyster sauce. Masarap din kasi yung adobo pag may oyster sauce. Pero syempre, iba-iba naman tayo ng way ng pagluto at iba-iba din tayo ng panglasa. Kung yung pagluto nyo ng adobo ay iba, syempre sa inyo yon, char. Ang importante, yung mga niluluto natin, masarap at nakakain naman. Anyway, nilagyan ko na din pala yan dyan ng pamintang powder. Wala nga lang kaming laurel, kaya okay na yan. Pagkatapos ko nga halu-haluin, syempre tatakpan muna natin para maluto. Nakalimutan ko nga pala magpabili ng patatas kay Daddy Josh panghalo sana sa adobo. At nung kinahapunan nga, bumili pala si Daddy Josh dyan ng alamang at gagawin niya nga ang bagoong. At sabi ko nga, yung chopper yung gagamitin niya para hindi na siya mahirapan mag-slice-slice. At syempre, hindi talaga mawawala yung mga pakialamero. Nangingialam na naman si Colette, siya daw yung maghatak-hatak, pang-exercise niya daw yun. Enjoy na enjoy din naman siya. At si Daddy Josh nga, natutuwa din siya dyan sa chopper na yan. Kasi nga, hindi na siya nahihirapan mag-slice ng paisa-isa. Ilagay mo nga lang yan dyan at hatak-hatakin mo lang, eh, solve na. 2019 pa nga pala tong chopper na to. Buti naman at umagal din talaga siya. Ibang iba na talaga yung panahon ngayon. Ang dami nang nai-invento para mapagaan yung mga gawain mo. Kaso lang kung wala ka namang pambili, eh wala rin. So ito na nga yung kinalabasan. Pati nga din pala yung kamatis, eh chinopper niya na din. Sabi ko nga, bilisan niya na pagluto kasi nga, yung mangga ko ay nag-aantay na at takam na takam na nga ako. Yung niluto niya nga pala ngayong bagoong alamang, eh wala ngang halong baboy. Kasi nga, wala namang pambili. Charis, meron naman kahit papano. Kaso lang, mas pinili niyang hindi lagyan. So low budget lang muna yung pagkaluto niya. Pero in fairness, masarap pa rin naman kahit walang baboy. Nasa pagtitimpla lang din naman yun. Gustong-gusto nga din ang anak namin niya kasi nga hindi siya maalat. Iwas yung TI, kumbaga, char. Yan din nga pala yung binibili ko pag nagluluto ako ng tortang alamang. Kaya kung makikita nyo, ibang-iba siya yung talagang alamang na niluluto. Yan kasi medyo maputla lang eh. Yan lang muna for now. Dagag salamat sa paglantaw.